So for today's video, this will be our fourth day in Seoul. Samahan nyo kaming pumunta sa Paju Outlet Store kung saan marami kayong makikitang good deals, yung mga Nike, Coach, lahat ng mga branded items up to 70% off. To be honest, we don't know how to get there. We will just use the Google Map and also our instinct. So, samahan nyo kaming mawala at mag-wander around Korea. The adventure begins. Natatawa pa rin ako dun sa TV show dito kahit di ko naiintindihan. Kahit walang caption, nakakatawa. Getting there is the longest train ride that I've ever had in my life. Part na to, makikita nyo, nag-transfer na naman kami ng ibang subway. Makikita nyo sa lugar na to kasi medyo pa-probinsya na to. Probinsya na talaga siya. Wala masyadong tao sa subway compared sa Seoul. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them mga crowds yung mga tao, mostly mga ajumma at ajushi. So meaning matatanda sila. Pero maganda rin yung view oh, kahit na probinsya. Probinsya na nila to eh. Ano na kami, parang nakailang sali na kami ng train. 2 days na flight na namin sa hanap. So we're trying to find kasi through Google Maps yung Paju kung saan kami pupunta. As in, hindi namin alam yun. Nagpo-follow lang kami ng map. At saka using our instinct na rin. May nakita kami ditong Indian na nagbabantay sa 7-Eleven shop. So chumichika lang ako na very light. You work in Korea? Yeah. Which one? Don't have time for a decent lunch, so we just bought something in 7-Eleven, and then of course kinain ko siya sa bus station habang wala pa yung bus. Pinaspasan ko lang dahil time is gold, sobrang layo nito. Bumili din kami nito. Finally, nakarating na rin kami ng Paju Premium Outlet. Talaga nandito na kami. Gloomy yung panahon. Ah! Numuulan na, so we really have to run. Ayan o, tignan mo, baka finally, we're here. Tagal namin. Thank you.
it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. We are in Seoul. Still I wish there was something you would do or say. Try and make a change, my mind and stay. Para papaluin ako ni ano, no? Kuya. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in calling out my name, girl, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm a thinking. That day, after namin ng Paju trip, dumiretso na kami dito sa supermarket wherein bumili kami ng mga groceries na iuwi namin back home kasi the next day, pauwi na kami. And also, meron nga pala akong separate video ng grocery haul. If ever you're interested, nandito yan sa haul video ko sa Kuya Trip. So today, medyo nakakapagod ang errands natin kasi pumunta kami ng Paju. Sobrang backside na siya ng Seoul. Probinsya na yung leveling tag. Lagpas talaga ng Ulsan. Yung pagpunta namin, nag-train lang kami. Pero pagbalik namin, combination of train and tsaka bus na sobrang nakakapagod. Pero interesting kasi nakita namin yung outskirt. O hindi naman siya outskirt. Parang nakita namin yung countryside ng Seoul, which is yung parang probinsya nila. Interesting, kasi doon, kagaya rin ng probinsya natin, magkakahiwala yung bahay, marami pang spaces, yung mga roads, tsaka yung infrastructure, kahit na probinsya sila, hindi sila nahuhuli. Yun nga lang, sobrang wala kang makikitang ibang tao doon. Sobrang makikita mo doon, puro mga Joshien at Juma, yung mga old peoples talaga nandun. Yung ko kasi, pag yung mga anak nila, mga teenager na, sinisend ng parents nila sa city, so ang daming mga young people dito sa city, compared dun sa provinces nila, yung sa malayang pinuntahan namin. Pumunta kami doon just to get a couple of things dun sa outlet store ng Paju. Paju outlet store na ang layo-layo. Na naubos yung oras namin doon. And after that, pumunta kami ng Lotte Mart, yung outlet store din nila. Kasi nag-grocery kami. Kasi last day na namin tomorrow. So, bumili kami ng mga pasalubong. Kasi parang yun yung pinaka-grocery store nila na mas mura. Tsaka may tax refund. At saka, pwede mo na rin siya ibalot kasi alam nila na binabalot ng mga, inuwi ng mga tao. Kaya yan, box na yan, pang OFW talaga. At saka ito. Yan, na, it's a self-pack. Magsa-self-pack ka doon. Tapos, i-refund nila yung tax mo. Kasi meron silang parang specific counter mga tax refunds sa foreigner. And yun yung kagandahan doon. At saka, very, ano, convenient. Sobrang ganda, sobrang galing ng sistema nila. So bukas pupunta ka ulit kami ng Myeongdong para to run some errands and then that's all for today. Thank you very much.